Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ang isi-share ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng kurtina. Yung simpleng kurtina lang na yung may sinusutan lang ng alambre o kaya ng bakal. Turo ko sa inyo guys kung paano siya gagawin. Gaya nito guys, ang ating gagamitin tela ay Canadian cotton. Bago tayo magmamark kasi tayo para doon sa suot ng alambre o bakal. Tignan natin yung way ng design kung saan yung patayo, pahiga o ano. Ayan guys. Meron siyang gawi ng design na nakapatayo. Iyon, mahalaga yung pag-agawa tayo ng kurtina. Dito, yung design niya baliktaran. Pero yung nasa dulo niya, ito, nakapatayo. Pati itong nandito sa dulo. Ayan yung malaking piece, yung stitch. Nakapatayo. Kaya dito tayo magpamark para sa lalagyan natin ng suotan ng alambre. Ang sukat ng yarda ng ating tela, 1¾ para sa 96 width. Kasi pangkaraniwang ginagawang kurtina, 60 width. Yung 60 width, ang design nun, patayo. Dun sa pinaka niyayarda. Ito, ang design kasi niya sa 96 width, nakapahiga pagka yung lupa mag-aano sa width ng niyayarda. Ito yung width niya, ang yarda ng ating tela para sa Canadian cotton kurtina is 1¾ yard. Ayan. Magharapin lang natin siya. Ito, niklop ko dito. Tuturo ko sa inyo to guys kasi na-experience ko dati na tinatahi ko lang basta yung kurtina, tinatahi ko lang, tinutupi ko lang, tinutupi ko yung laylayan, tinutupi ko yung pili. Pagka may panel siya na kasama, bawa, dalawang panel. Pag ikinabit natin siya, yung ginawa ko noon, hindi panpay kasi hindi ako naglagay ng marking. Kaya mahalaga, maglagay tayo ng marking, lalo na kung may katabing kurtina to o dalawang panel to. Makikita kasi nila, pag nakalaylay na yung kurtina, hindi panpay pagka hindi tayo nagsukat. Basta lang natin tatahiin. Ito yung width ng kurtina natin na tinupi natin. Magmamark lang tayo dito sa gilid ng 5 inches. Mula sa dulo, 5 inches. Magmamark tayo sa 1 inches. At sa 9 inches. 5 inches, 1 inches, 9 inches. Itong tapat ng 5 inches tsaka ng 9 inches, imamark din natin yung isang dulo ng tela. Ito yung palatandaan natin sa tupi at dun sa pangalawang tupi dito sa dulo. Itong 1 na ibinaba natin dito sa sumunod sa 5. Dito naman tayo magsusukat mula dito ng length. Ang length ng sukat natin ay 79. Magsusukat tayo dito sa length niya ng 79 inches. Dito sa 79 inches, magmamark din tayo. Pag nagmark tayo dito sa 79 inches, yung katapat niyang tela sa tinupi natin, diba doble na ito dahil tinupi, lagyan din natin. Dito naman yung hanggana ng length natin.
Diyan naman tayo magtutupi. Ngayon, magbabawas tayo dito para sa pagtupi natin. Ang ititira lang natin na para sa tupi ay 6 inches. Dito sa 6 inches, magkakat tayo. Yung minarge natin na 6. Itutupi lang natin to. Ganyan. Yan, gugupitin natin itong sumobra. Itong sinukot kong length, depende ito sa gustong ipatahi sa atin o kailangang haba ng nagpapagawa. Yung dinagdag nating 6 inches, ito yung magiging tupi natin sa laylayan mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano ko siyang tatahi. Tara guys! Ang una nating tatahiin yung mga gilid niya. Kabila ang gilid ng ating kortina. Tahiin lang natin siya ng dalawang tupi. Pwedeng half inch. Dalawang half inch na tupi. Natin matahi yung magkabila ang gilid. Itong dulo ng ating tela, itutupi lang muna natin ito ng mga half inch. Diretso to hanggang sa kabilang dulo. Tapos natin siyang matupi ng isang tupi na half inch. Dito sa minard natin na 5 inch, ititiklop natin yan paganyan. Tatapat siya mismo dun sa binababa pa natin 4 inches. Dito tayo magtatahi. Diretso lang din yan.
Kaya natin tiniklop lang muna ng isang tupi para madali nating maitutupi ito ng pantay. Kaysa nung isasabay natin siyang itutupi dito, medyo mahihirapan tayo. Mag-aayos-ayos tayo ito. Ang iintindihin lang natin, itong maitupi natin ng 5 inches. 4 inches. Ayan. 4 and a half or 4. Dito kasi yung 5 inches, diba? Tinupi na natin ng mga half inch. Ayan, ito yung 4. Mga 4 inches lang. Kung may ganito kayo, magnetic guide, malaking tulong to guys. Mura lang to, nasa 45 pesos lang ata ito. Parang meron din tayong guide dito. Dito sa kabila, ganun din, kung saan yung minap natin ng 5 inches, doon tayo magtutupi. Natapos nating matahiyan, iaharap naman natin itong pinaka front ng kurtina. Papahian naman natin mula dito sa dulo, magbababa tayo ng 1 inch. 1 inch or 1 and 1 half pwede yun. Baba natin. Kasi ang purpose nito, pag sinuot natin dito yung alambre or bakal, magkakaroon pa siya ng parang shearing dito pag pinabit natin siya sa lalagyan natin. Ito guys, magpapasok ako ng 1 and 1 half. Lagyan natin dito para may guide tayo. Kung wala tayong ganito, pwede tayong mag ganyan na. Dito sa laylayan naman tayo. Dito naman tayo sa laylayan. Dahil ang allowance natin dito sa tupi ay 6 inches. Medyo malapad. Itupi lang natin ng hanggang doon sa minart natin. 6 inches. Tupi natin hanggang doon. Tahiin muna din natin dito ng diretso bago natin tatahiin ng paganyan. Pagkatapos natin maitupi, matahi ng isang tupi, ito na yung guhit natin, dito na natin siya tatahin sa dulo naman, isa pang tupi.